Tori, hindi ko na kaya magsinungaling. Sasabihin ko na kay Cherry ang totoo. Eh di sabihin niyo. Bakit kasali pa ako? Kasi ikaw ang magdadala kay Cherry sa tatay mo. Gusto kong aminin ni Mang Ramon kung anong pinagawa ni Papa sa kanila noon. Lahat. Babayaran ko kayo. Paano si Drew? Hayaan niyo na lang siya makulong? Wala akong choice! Kailangan malaman ni Cherry ang totoo. At may kailangan din kayong malaman. Dahil mukhang wala naman kayong pake kung ano nangyari sa kapatid ninyo. Bakit? Ano nangyari? Nagdi-drug siya ulit. Kailan pa? Hindi ko alam. Matagal siguro. Pero mukhang wala naman kayong alam kasi ang iniisip nilang puro sarili ninyo. Gaya ngayon, ipapakulong nyo siya para sa asawa nyo? Ano kang klaseng kapatid? Tawag mo daw ako? Saan ka galing? Diyan lang. Sino kasama mo? Bakit? Anong ginawa mo? Ayos ah. Ba't ang dami mong tanong? Nag-basketball lang ako. May nagbabasketball bang nangangalumata? Kasama mo na naman ang barkada mong adik, hindi ba? Oh. Gago ka! Hindi ko na alam, Drew, kung ano pa maging dahilan para umasa ako na magbabago ka pa. Kung may dahilan pa para protektahan pa kita. Lumayas na layo ka. Layas ka! Bago ko makalimutan na kapatid kita. Layas! Drew. So may nagsumbong pala sa'yo. That explains kung bakit ka nakakaganyan. It doesn't matter kung paano ko nalaman. Ang issue dito, Drew, ate ka pa rin. Ang issue dito, gumagamit ka pa rin ng drogang hayop ka. Wala kang magpruweba. It's her word against mine. But I guess, namili ka na ng paniniwalaan. Sir! Magpapaliwanag ako, Drew. Cherry, i-check ko lang kung nakatulog ka na. Ayoko dito. Gusto ko umuwi. Cherry, hindi ba mas okay dito? Malayo ko sa gulo, sa stress. Malayo ko sa lahat. Basta ayoko na dito. Ayoko matulad sa mama niyo. Ano? Matulad sa mama ko. Anong alam mo sa pagkamatay ng mama niyo? Cherry. Ano? Nabangga ang kotse niya. Nagsisinungaling ang papa niyo. Cherry. Dito siya namatay. Nagpakamatay siya dito. It's nonsense. Nonsense? Hindi ba yan ang gawain ng papa niyo? Ang pagtakpan yung mga kasalanan niya? Kinulong ng papa niyo ang mama niyo dito dahil ayaw niya ipaalam sa tatay ko yung totoo. Kagaya ng ginagawa mo sa akin ngayon. Of course not.
Terry, of course not. Gusto ko lang maging okay ka. Yun lang gusto ko mangyari. Nung hindi na kinaya ng mama niyo nangyari sa kanya, nagpakamatay siya. Yun din bang gusto mong gawin ko, Pak? Terry, hindi ko haya mangyari sa iyan. Dahil mahal kita. Mahal kita. Hindi mangyayari sa'yo yan. Sige na, pahinga ka muna. Pahinga ka muna, please. Tinitignan namin ang Venus at Jupiter. Sira ka talaga, Sam. Alam niyo, sabi ng tatay ko noon, pag may naminis kayong tao, kausapin niyo yung langit. Kung buhay pa siya, edi isa lang kayo ng langit na tinitignan. Kung patay na, baka nasa langit na. I miss you, Mama. Huwag niyo nga akong tawanan. Hindi ka namin tinatawanan, ha? Ma, sana nandito ko pa rin, Ma. Ganun nandito ko eh. Mas nararamdaman namin na may nag-aalaga sa amin. Si Druma, it's been different simula nung wala. Miss ko na rin yung luto mo, Ma. Lalo na yung ginataang bilo-bilo. Pati po yung mga pangaral niyo sa amin na may lambing. Si Papa po kasi diretso galit agad eh. Like you. Parang nawala po yung feeling of security nung nawala kayo. Mukhang miss na nga kayo ng mga anak niyo, Ma'am Carol. Hayaan niyo. Ako na magbabasa ng libro kay Drew lagi. Gusto mga big boys niyo, sisiguraduhin ko kung kumakain ng tama. Hindi ko mapupunan ang pagkawala niyo, Ma'am. Pero bilang pasasalamat sa inyo, aalagaan ko po yung mga anak niyo at mamahalin bilang pamilya ko. Ma! Si Seth po kasi, may GF na. Sam! Textmate lang? Girlfriend na kaagad? Di ba po ma, doon po nagsisimula yun? Balibasa kasi. Torpe ka sa girls. Ay, nako. Tama na nga yan. Nako, ibalik mo yung cellphone sa kapatid mo. Away ng away. At ikaw, sandali, Seth. Ginawa mo na ba homework mo? At yan talaga ang inaatupag mo. Ma, hindi niya pa po ginagawa. Lagoon. Or else. Sorry po, Ma. Shhh, Paco, tama na yan. Pumunta ka na nga sa kwarto mo. Tama na yung pangulit sa mga kapatid mo. Halika na. Go to sleep already. May pa, good night.
Be a good boy, ha? Good night, darling. Night po. Ay, nako. O, eto. Cellphone ng kapatid mo itago mo, ha? Sige po. Night, ba? Love you. Stop. Hindi lang basta aksidente ang nangyari kina Heidi. Si Freddy ang may gawa nito para makuha niya ang parte niya sa negosyo. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo, Panino, sa inyong dalawa ng anak mong si Cherry Red. Totoo nga. Mahal, anak, sabi ng doktor, nakakaranas ka ng mental distress. Totoo, may kinalaman si Papa sa pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi ba mas madali kung hindi ka na isinama sa amin? Hindi ba mas madali kung hindi nila siya pumayag na magpakasal na ikalawa? Nasaan ang sulat? Walang sulat. Sulat dahil walang sulat, mahal. Cherry, walang sulat. Basta mo to! Cherry, walang sulat. Basta mo to! Basta mo. Walang sulat. Hindi ka namin pinagkakaisahan, Ate Cherry. Cherry, kumalma ka, please. Nakikita ko at nabasa ko yung laman ng sulat. Cherry, hindi to bang nakita mo? Wala dito ang sulat ng sinasabi mo. Handa akong tanggapin kung ano man ang paningin nilang gagawin mo sa akin, Cherry. Pagbabayaran ko na.